hay problema, pa. Do not worry. Pamilya ba o barkada? Pag-ibig, pa. Oh, no money. Huwag mag-alala. Love, Posling and Tally. Mayang daddy, mommy and baby. Kaya't relax ka lang. Love, Posling and Tally. Posling and Tally. Payang daddy, mommy and baby. So easy, one, two, three. Love, Posling and Tally. So easy, one, two, three. Love, Posling and Tally. Uy, dira pala kayo. Happy Sunday sa atin lahat. Ready na ba kayo sa ating story time? Medyo sandali lang ha. At natagalan nang mag-bihi si Mrs. Tally, tawagin mo na si Mami. I'm busy. Wow, busy? Ano ba yung ginagawa mo? I'm writing my name. Ah, sige. Pagbutihin mo dyan. Teka, saan ka ba nagsusulat? Notebook ata ni Mami mo. Tingin niya. Patingin, patingin. Wala. Eh, diary, ito ni Mami mo. Diyan ka nalang magsulat. Yan, yan, ha? Ano nakalagay dito? Dear Diary, hindi ako nakatulog kagabi dahil ang lakas humilik ng darling ko. Daig pa ang umaatungal na baka. Ah, dito mo pala nilalagay ang mga sama ng loob mo sa akin, ha? Daddy, that's bad! Shh! Secret lang natin to, okay? Sulat ka lang dyan. Oh, sulat mo name ni Daddy. Dear Diary, happy ako today dahil nagkita kami ng crush ko. Sino naman itong mokong na to? Darling, Tally, story time na ba? Yes, Mommy! Ay, ano yung binabasa mo? Wala, wala. Ano wala? Ano? Patingin! Diary ko ba to? Bakit mo naman binasa? For my eyes only to. Eh, nakakalat dyan eh. Akin lang to, no? Dapat. Para pala akong bakang umaatungal pag natutulog, ha? Di ba, re? Di na ako tatabi sa'yo. Darling naman, hindi naman ako nagre-reklamo. Dito ko na nga lang nilalagay yung mga naiisip ko at nararamdaman ko. At sino naman yung crush mo, ha? Kailan kayo nag-date? Ha? Anong date? Andiyan, sa page 35. Anong page? Page 35. Pati yung page alam mo, ha? Bilis mong basa, ha? Page 35. Darling, magbabasa ka na lang ng diary ng iba. Hindi mo pa binasa ng buo. O, nakasulat to. Happy ako today dahil nakita ko yung crush ko nung kinder. O, naalala mo, na-meet natin siya last month. Ganun ba? Okay. Kala ko naman kasi may iba ka na eh. Huwag ka kasing magbasa ng diary ng ibang tao. Bad yun. That's bad, Daddy. Read this na lang. Okay. Buti pa nga. Story time na lang muna tayo. Okay. Dear Bossling, ako po si Alicia. Sumulat po ako dahil gusto kong ipromote sa National TV ang aking karinderya. Welcome to Alicia Rap! Lahat ng ulam dito, juicy at yummy. Lahat ng inumin dito, fresh na fresh. Lahat ng dessert dito, super Alicia Rap. Ate Alicia? Yes? Extra rice, please. Coming! Nag-extra rice ka na naman? Babe naman eh, di ba diet na tayo? Babe, gutom pa ako eh. Tsaka sarap ng ulam mo. Sayang yan! Napag-usapan na natin to, baby, na magbabawas tayo para magkasya tayo doon sa damit natin sa kasal. Babe, hindi naman kasi ako tabain.
Wow, sana all. Pero babe, hindi kasi yun yung point eh. Ang point is, kapag nag-extra rice ka, maiingit ako. Eh, di mag-extra rice ka rin, umorder ka. Babe, eh di tumaba ako. Napaka-inconsiderate mo naman eh! Excuse me lang, no? Sa tingin ko naman, hindi dapat pagawain yung extra rice. Excuse me lang din po, ate. Ano? Hindi naman po namin hinihingi ang... Nagka-jowa rin naman ako. Kaya medyo familiar ako sa mga ganyang away. Pero para hindi kayo magkasamaan ng loob, pwede naman kayo mag-compromise. Ate Alicia, okay lang. We can handle it. Yes! Naku, okay lang yun na may referee kayo para hindi lumaki ang issue. Ay, alam nyo, rice lang yan. Hindi dapat big deal, diba? Hindi dapat big deal. Ah, sorry po ah, pero pwede po ba ang... Ay, pwedeng-pwede. Naku, pwedeng-pwede yan. Naku, maghati na lang kayo. Ako, maghahati para pantay ang hatian. Ayan, diba? Ate, okay lang talaga kami. Ay, yes. Ako, okay lang din naman ako. Gusto ko lang naman, alam mo na, magbigay ng advice. Ayoko kasi may nag-LQ sa harap ng pagkain. At saka, sandali, kailan ba ang kasal niyo? Hindi naman po kayo invited. Alam ko naman yun. Kaya lang, gusto ko lang magbigay ng advice. Sa tingin ko, mag-diet kayo 2 months before the wedding. O kung matagal pa ang wedding niyo, edi... Pwede pa kayo gumain. O, daling kain na. Nawala na ako ng gana, babe. Pwede bang sa iba na lang tayo mag-dessert? Dessert? Naku, super Alicia Rap ang dessert ko. Yung leche flan. Bestseller yun! Oh, bestseller! Leche flan daw, babe. Favorite ko yun. Oh, favorite mong tumaas yung blood sugar mo. Mataas ang blood content, no? Nakakataba. Ay, naku. Oh, ayan. Eto, matatanggihan niyo ba to? Ayan o. Oh. Ayan, leche flan. Super Alicia Rap. Wangang masarap. Tikman natin. Sige, subukan mong isubo yan at ibabalik ko sa'yo itong engagement ring ko. Ay, naku. Ayaw mo bang sumayang future husband mo? Babe, tikim lang. Tikim? Sige. Sige. Tara na. Hindi na ako mahilig sa leche flan. Tara na. Oh, sorry. Uy, sandali! Masarap tong leche flan ko! Super Alicia Rap! Sobrang lumakas ang karinder niya ko, Boss Leng. Dahil very friendly ako sa mga customers. Gusto ko, lagi silang feel at home pag kumakain. Dapat naman talaga ganun, di ba? Pero itong younger sister ko na si Ariana, eh ayaw ng ganung ugali. Alam mo, itong mga Gen Z, kung ano-anong napapansin, ang daming issue sa buhay. Naparami yata yung inom ko ng tubig. Ariana! Pakibukas nga yung pinto! Ate, kakapasok ko lang. Dali na, bilis na. Nadjijingle ako. Ate, nagre-ready na ako, ate. Pakibukas kasi puputok na ang pantog ko. Please, pakibukas, ate, Ariana. Ate, muna. Eh, pareho naman tayong babae. Buksan mo na yan. Ate. Hindi ko na talaga kaya. Pakibukas. Ate, ano ba? Pakibukas. Ano ba yan, ate naman eh? Lagi na lang. Ano ba yan? Maniligo na ako eh. May lakad pa ako. Success. Okay na. Bakit ganyan ang mukha mo? Eh, paano ba naman, ate? Ang hirig mo pumasok sa loob ng CR pag nandun ako. Eh, nadijingle ako eh. Gusto mo bang magkasakit sa bato ang ate mo? Ate, ang point is, ang hilig mo mag-intrude ng mga private moments ko. Intrude. Eh, banyo ko yan eh. Bawal ako gumamit. Ate, ang ibig ko kasing sabihin, ate. Ate, bigyan mo naman ako ng privacy, please. Maliligo po ako eh, oh. Gusto mo, ate, na merong kumakalampag-kalampag ng pinto mo kapag maghihilod ka? Alam mo, ang dami mong sinasabi. Maligo ka na nga lang.
Ate Ayan. Ate, alam mo, hindi kasi maganda yung pag-uugali mo na ganyan. Yung ginagawa mo sa mga customers mo. Sandali, bakit napunta doon yung usapan? Ate, di ba? Ang hilig mong sumasabat sa kanila kahit di ka naman nila kinakausap o ano yun. Alam mo, ganun talaga pag tindera. Kailangan mong bumoka. Kasi pag hindi ako bumoka, iisipin nila masungit ako. Pag inisip nila masungit ako, edi hindi na sila babalik. E pagkakalat nila mataray ako. Pagkatapos, ano, edi lahihina yung karinderya. Ate, alam mo, bahala ka kung ayaw mo makinig. Bahala ka na, ate. Intrude. Nalalaman pang intrude. Ano yung spelling nun? Ah! Oo, oh, ano ba yan? Umihilab yung tiyang ko. Ba't ngayon ka... Ah! Ariana! Pakibukas yung pinto! Pakibukas yung pinto! Ah, sige kita ka na! Ah, sakit ng tiyang ko! Hindi ko kaya! Pakibukas! Ariana! Dumudungaw na! Seryoso talaga! Ate! Ano ba yan? Love easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Dali. After 60 years, hope to learn more in life. Hindi na mapigilan, mapabata man o matanda, ang programa ay kinahiligan. Together forever, walang iwanan, lahat tayo ay paangat magilaan. Maganda ang buhay, malinaw ang signal na abot sa bawat tahanan. Tara na, sambayan ang Pilipino, sama-sama na sa bagong paborito. Hinahanap ang talento at mga idolo, lahat ay nandito. Kaya sa Net 25, kaya lahat ng Pilipino. Let's get together, let's all fall in love. Kaya Filipino, let's net together. Sa Net 25, sa Net 25, sa Net 25. Tara na, tara na, tara na sa Net 25. Talagang lahat ay masaya, sulit ang panonood. Kaabang-abang ang mga kasunod. Kaya patagal ang patagal ay parami ng parami ang manonood. Tara na, sambayan ang Pilipino, sama-sama na sa bagong paborito. Hinahanap ang talento at mga idolo, lahat ay nandito. Kaya sa Net 25, kaya lahat ng Pilipino. Let's get together, let's all fall in love. Kaya lahat ng Pilipino. Let's net together sa Net 25, sa Net 25, Net 25. Bossing and Dali. Boss Leng, hinanap ko sa diksyonary kung ano ibig sabihin ng intrusive. Medyo na-conscious kasi ako sa mga sinabi sa akin ni Ariana. Nalaman ko na intrusive means mapang-abala or in short, pakialamera. Ganun ba ako? Parang di naman. Oh, buti naman, natapos ka na magbihis. I-deliver mo na itong mga pagkain. Ate, may paper akong gagawin. Ano ka ba? Dito lang naman i-deliver yan sa subdivision natin. Dali na. Ayoko. Ayoko i-deliver yan, ate. Anong ayaw mo? Baka nakakalimutan mo itong negosyo natin nagbibigay ng pambaon sa'yo sa school. Ate, ayoko kasi tignan mo naman. May mga notes, bawat isa na naman. Ano ka ba? Gusto yan ng mga suki ko. Yan, ganyan may mga personalized message.
Anong gusto, ate? Buti sana kung generic yung mga message mo. Oh. Tignan mo nga, ate, oh. Maring Tina, binawasan ko ng asin ito para hindi ka na ma-high blood. Mag-exercise ka rin kasi. Grabe ka, ate. Tama ba yun? Ano ka ba? Concerned lang ako sa health ni Maring Tina kasi lumalapad na yung bewang niya. Grabe naman, ate. Tignan mo, oh, ate. Manong Elvis, may patangay na tong toothpick. Gamitin mo, please, para hindi ka na laging bad breath. Uy, ano mo sama doon? May freebie? Saan ka makakakita nun? At saka para hindi mahilo yung mga kausap ni Manong Elvis. Ate, ate, alam mo, hindi mo dapat pinapangunahan yung mga problema ng mga tao. I-deliver mo na yan. Ay, sandali, sandali. Baka may gusto pang humabol. Sandali, sandali. Ha? Ate! Ate, ano ginagawa mo? Tinitignan ko kasi kung may pagkain na sa table nila. Para kung wala pa, alukan ko sila. Ate, ang creepy nun! Ang creepy mo, ate! Grabe ka! Anong creepy dun? Ano ka ba lumalakas yung benta ko dahil dito? Sandali nga. Para lumalabo yung mata ko, silipin mo nga yung ano sa bahay. Silipin mo yung bahay ni Maring Celine. Tignan mo kung may pagkain dun sa table ni Maring Celine. Bakit? Ano? Ate! Oh. Yun ba yung anak ni Aling Celine? Oh, bakit? Gwapo! Ate! Naku, tigilan mo na nga! Ginagamit mo lang itong pangharot eh! Dali na! Deliver mo na yan! Pero ate, single ba yun? Alis na! Alis na! Inaantay na! Gutom na sila! Darling, oh, ginagawa mo? May inaintay ka bang bisita? Wala. Chinacheck ko lang, baka may kapitbahay tayo na gumagamit din ng binoculars para silipan tayo. Hmm. Oo naman, darling. Wala tayong kapitbahay na ganoon. Uy, hindi ka makakasiguro ha. Check mo nga dun sa side room. Huh. Alam mo, maganda siguro kung magpalagay na tayo ng kurtina dito. Ay, wag. Didilim ang bahay, tsaka mainit. Better safe than sorry. Huwag ka nga, praning. Praning? Hindi ako praning. Iniisip ko lang, baka meron tayong kapitbahay na pinag-iinteresan na pala yung mga muebles natin, tsaka yung mga appliances. Tsaka malay mo, tinitiktikan na tayo. Tinitignan kung kailan tayo tulog, kung kailan tayo wala. Baka may bumuboso na sa'yo kapag naliligo ka o nagbibihis ka. Naku, oh no! Kalma lang, kalma lang, kalma lang. Safe ang ating lugar, okay? Sure ka? Wala tayong kapitbahay na kaugali ni Alicia? Hmm. Bakit? Eh, wala namang masamang ginagawa si Alicia. Hindi rin, ah. Hindi tama na sinusurveillance niya yung mga neighbors niya. Hmm. Gusto lang naman niya makabenta ng mas marami. Alam mo, ang ginagawa niya, para na rin siyang nagte-trespassing. Hmm. Bawal sa batas yun. Eh, wala naman siya napipirwiso ng tao. Ano ba gusto mo? Malugi yung negosyo niya? Hindi naman. Ang akin lang, may mas mabuting paraan para makabenta siya. Mommy! Someone's calling! Someone's calling? So kaya to? Number lang. Hello? Hello? Mare, Poleng, si Alicia to. Nasilip po kasi sa binocular eh. Wala pa kang merienda. Ano? Abot dito binoculars mo? Hmm? Oo naman. 40 kilometers lang ang layo natin sa isa't isa eh. Pati nga yung people ni Bossing kita-kita ko eh. Huh? O, ano gusto niyo merienda? Pansetto o spaghetti? Maren? Oh, di ba? Sabi ko sa'yo magpalagay na tayo ng kurtina. Yes, I agree, Mommy. Oh. Boss Leng. Dati pa naman akong magiliw sa mga tao, lalo na sa mga customer ko. Kaya hindi ko gets bakit naging big deal ang interest ko na tsika-tsikahin sila. Oh, eto, isang pichel na iced tea para naman ma-fresh kayo. Kasi mukhang haggard kayo sa trabaho. Salamat, Ate Alicia.
Uy, ang sarap nitong ulam, ha? Bakit ngayon mo lang ako dinala dito? Eh, palagi kasi may baon. Bagong office mate mo siya? Ah, oo, ate. 2 weeks pa lang siya sa office. Ang sarap niyo po magluto. I know, right? Ako, lahat ng potahe dito, super Alicia Rock! Uy, sandali. Bakit nawala ka sa dati mong trabaho? Baka naman may nakaaway ka. O kaya, na-fire ka dahil lagi kang nagbabakasyon. Baka mahilig ka magbakasyon, ha? Ganyan talaga si Ate Alicia. Mahilig chumika. Masanay ka na. Oh, eh sandali. Binigay ba sa'yo yung gusto mong sahod? Confidential po yata yun. So, tayo-tayo lang naman eh. Tinanong ko nga rin sa kanya dati kung magkano yung sweldo niya eh. Basta po, mas maliit po sa sahod niya kasi po junior pa lang po ako. Don't worry. Pag na-regular ka na, may increase din yan. Niligaw ka sa kanya, no? Ha? May nakikita akong spark eh. Oh. Ate, teammate lang kami kaya ako siya sinasamahan. Single naman yata siya. Single ka ba? Oo. Oh. Single ka naman. Baka naman masyado kang pihikan. Huwag masyadong mapili, ha? Dahil baka mami mapunta sa bungi. Wala po kasi sa priorities ko ang mag-love life. Siguro walang naniligaw sa'yo, no? Kasi medyo malaman ka. Alam mo, yung mga boys kasi gusto nila may hubog. Ano bang timbang mo? Eh, hindi ko po sure. Ay, hindi mo sure? Naku, tamang-tama, may weighing scale ako dyan. Halika, magtimbang tayo. Para malaman natin kung ano yung weight mo. Oh, halika, dali. Tignan natin. Overbreak na yata tayo. Tara na. Hindi mo pa nga nagagalaw yung pagkain mo eh. Take out na lang. Take out na lang. Tignan natin kung mabigat ka o talagang ubis ka na. Pabalik na po kami ng office. Pabalot na lang po nito. Ha? Opo, ate. Kaka-nerd, ano pa kayo pang-under ni Alicia? Let's find out later! So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Dali. Anong meron kay Apo? Updates, i-click lamang ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages at Net25TV. Maraming salamat sa higit na 120,000 na taong nakasama namin. Walang kapantayang energy at init ng suporta na ipinaramdam ninyong lahat sa amin. Hindi rin matatawaran ang galing ng mga performers na nagpasiklab sa isa sa pinakamasasayang gabi dito sa Philippine Sports Stadium. Taos-puso ang pasasalamat namin. Let's always net together, mga ka-Net25, sa susunod na Summer Blast! Catch the special TV airing on June 10 and June 11, 2023. Follow our social media pages for more updates.
Web3 and NFTs or non-fungible tokens have been ringing the digital world louder than ever. Astonishing as that is, already here in the Philippines, an innovative company has successfully combined the values of NFTs and online selling of sneakers. In this episode, let's get to know more about Finn Cotton's success as an NFT project and how it has paved the way for multiple streams of investment. Paul De La Fuente, owner and CEO of Finn Cotton, is joining us to give us a sneak preview of his journey as Web3 and NFT enthusiast, combined with his love for sneakers as he opens for business. We sell representation. We sell lifestyle. That's why people resonate with our brand. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. This portion is... Easy 1, 2, 3. Love, bustling, and darling. Hindi ko alam kung bakit parang biglang naging oversensitive ang mga customer ko, Boss Leng. Ganun yata talaga ang mga tao ngayon. Ilag na ilag sa pakikipag-usap. Kaka-social media nyo yan. Gusto chat-chat lang. Kuya, magluto na lang tayo sa apartment para tipid. Eh, tiyatamad ako magsaing. At okay dito. Libre sabaw dito. Naku, mga nakshi! Sakto! Bagong luto ako ngayon. Naku, sige na, umupo na kayo. Upo na, upo! Ito ang menu. Oh, wow, dami! Oh, ano po yung marerecommend nyo dito? Ano ko, lahat yan, bestseller. Pero ang gusto ng mga suki ko, ito. Ito, yung chop suey. Ganyan po ba talaga kayo makipag-usap? Bakit may problema ba? Akala ko po kasi ikikiss nyo ako eh. Hindi, ganun lang kasi ako makipag-usap. Face to face, eye to eye, para masincere, di ba? Order po ako ng adobo. Kasing sarap nung adobo ni Ate Alicia, yung kay Mama. Talaga ba, Punso? Nako, huwag ka mag-alala. Sasarapan ko pa ng gusto. Nako, teka. Basta ang likod mo. Naglakad lang po kasi kami. Ha? Nako, nako. Sandali, sandali, sandali. Ay, nako. Dapat, hindi ka natutuyuan ng pawis. Kasi, magkakasakit ka. Mahal magkasakit ngayon. Kamag-anak po ba namin kayo? Hindi. Pero, concern lang ako sa inyong magkuya. Oo. Ay! Hala! Nanguhulas ka na! Sandali, sandali! Naku, hulas na hulas ka na, B.A. ha! Oh, naku, ayan. Para alam mo, konti lang para hindi makintab ang iyong mukha. Okay lang po ako. Oo. Bakit? I-miss ko po kasi si Mama. Naalala ko po siya. Ganyan po kasi siya dati. Masyadong maalaga. Naku, Bunso. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Kung nasaan man ang mami niyo ngayon, eh, sigurado ko masaya na siya. Buhay pa po si Mama. Ay, lumuwas lang po ng probinsya. Ay, sorry, ganun ba? Opo. Naku, eh, basta tahan na kayo. Ha? Tulog na. Welcome kayo lagi dito. Thank you po. Tulog na. Tulog na. Grabe, darling. Hindi ko na talaga kinakaya yung si Alicia. Hindi niya ba alam yung salitang boundary? Boundary? Yan ba hindi na binabayad nung driver ng jeep o taxi doon sa may-ari na sasakyan? Darling, ibang boundary yon. Yung sinasabi kong boundary, yung hangganan. Yung hanggang dun lang. Hindi ba nauso kay Alicia yun? Bakit ba nang gagalaiti ka kay Alicia? Eh kasi sobra namang manghimasok to si Alicia sa mga suki niya. Tama ba naman, nalagyan niya ng pulbo at ng tuwalya yung customer niya? Nagmamagandang loob lang yung tao. Ang tawag doon eh, maternal instinct. Dapat na intindihan mo yun ah. Hindi, sobra eh. Sobra-sobra siya. Hindi naman umorder yung customer niya ng nanay na mag-aalaga sa kanila, di ba? Eh, may pagkukusa lang si Alicia. Alam niya kung ano mga pangangailangan, ano mga pinagsisilbihan niya. Eh, yung ginawa
nga niya dun sa bagong hire sa opisina. O, di ba? Lahat ng tanong niya. Very intrusive. May mali ba sinabi si Alicia? Lahat ng tanong niya. Insensitive. Inappropriate. Ah, kaya pala parang nailang yung mag-office mate, ano? Mm. O, kayo ha. Makikinig kayo. Hindi lahat ng gusto niyong itanong sa isang tao o ibabato niyo lang basta-basta. May mga ibang topics, may mga ibang questions na sensitive na hindi na dapat inuusisa pa. Number one, huwag na huwag niyong tatanungin kung bakit single pa yung tao o kung kailan siya mag-aasawa. Hindi maganda yun. Kaya pala naiinis yung mga bata sa mga tito at tita nila, no? Sa mga kung ano-anong tanong tuwing may family reunion. Exactly! Number two, huwag na huwag niyong itatanong sa kanila ang edad nila o ang timbang nila. Unless taga-census kayo. Super jahing sagutin yun. Ano pa? Number three, huwag niyo rin itatanong kung magkano ang ipon nila o kaya kung magkano ang sinusweldo nila. Bawal din yun? Oo naman, darling. Siyempre, nakahot seat yung tao eh kapag tinatanong ng mga ganong klaseng questions. Oh, number four. Huwag nyo rin itatanong kung kailan sila mag-aanak o kaya naman kung may plano ba sila mag-anak. It's none of your business. Tatandaan ko rin yung mga yan, darling. Mommy, what's your way? Anak, kakasabi ko lang, hindi appropriate yung question na yan. Oops, sorry. It's okay. Makinig na nga lang muna tayo ulit sa story ni Daddy. Akala ko, Boss Ling, sa karinderya lang ako may problema. Ay, nako. Pero pati pala sa bahay, issue ang pagiging involved ko sa mga bagay-bagay. Ang burara talaga sa gamit nitong kapatid ko. Sa saan iniiwan tong cellphone? Ariana! Ariana, may tumatawag! Ito si Charlie. Hello? Hello, baby. Kumain ka na ba? Sorry, hindi itong baby mo. Si Alicia to, kapatid ni Ariana. Ay, sorry ate. Akala ko kasi ikaw si Ariana eh. Ay, sandali. Boyfriend ka ba niya? Ano po eh, katalking lang. Masabi na lang po, tumawag ako. Okay, sige. Bye, baby. Este, Charlie. Oh. Sino naman to? Justin? Sino si Justin? Hi, honey. Sending you virtual hugs and kisses. Ang haba naman ng hair ng kapatid ko. Ate, is that my phone? Eh, bakit mo binabasa? Eh, kasi may nag-text. Akala ko emergency, kaya binasa ko. Binasa mo, tsaka binuksan mo? Eh, akala ko kasi si Charlie eh. Tumawag kasi siya kanina. Eh, yung pala, si Justin pala yung nag-text. At saka... Ate! Sinagot mo yung tawag ni Charlie. Huwag mo ko ibahin. Sandali. Ikaw, may honey ka na, may baby ka pa. Ano yun? Ha? Dalawa boyfriend mo? Masyado ka naman yatang gahaman. Ate, okay. Hindi ko sila boyfriend. Naniligaw pa lang sila. At saka ate, teka nga. Bakit ka ba nangingialam ng cellphone na may cellphone? Hindi ko nangingialam, okay? Huwag mong ibahin ang usapan. Ikaw, Ariana, huwag mong pinaglalaroan ng mga lalaki, ha? Masama yan. Ate, hindi ko nga kasi sila boyfriend. Naniligaw nga lang sila. You know what, ate? I don't need to explain myself. Huwag ka mag-walk out! Eh, ate, bakit ka nang-invade ang personal space? Ano invade-invade? Last time, intrude-intrude na tapos ngayon naman invade-invade. I'm so done with this conversation! Bago ka mag-walk out, ha? Gusto kong sabihin sa'yo na si Justin ang type ko kasi Inglesero. At saka feeling ko mas gwapo siya kesa kay Charlie. Tama ba ako? So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Daddy.
Bruno Mars. I'll be performing at the Philippine Arena June 24th and June 25th. Go get your tickets at livenation.ph. I'll see y'all soon. Hindi naman magaling yung nakuha namin yung artista eh. Bakit yung kinuha? Anak ko yun eh. Si anak ko. Hindi ako street photographer, professional. Pwede ba kitang picturean? Sige. Okay, go. Ba? More pa? Ba't yung naman ako? Nasaan ako? Ito eh. Logs lang yan. Magandang araw, magandang araw. Lagi mong kasama. Magandang araw, magandang araw. Love, easy, 1, 2, 3. Love, washing and tanning. Share mo na ako, babe. Boss Leng, mahirap para sa akin natanggapin ang mga paratang ni Ariana. Hindi ko naman kasi intensyon na makisaw-saw lang lagi. Gusto ko lang talagang mag-express ng genuine care sa mga tao. Wow! Ang ganda naman itong bag na to. Mamahalin to, important! Bili ko yan sa kanya. Talaga? Kailan mo naman ako bibila ng ganito? Ah. Sana all! Ay, at saka alam mo ah, talagang ang ganda ng leather niya at saka ang laki ng space. Oh, ang daming malalagay. Oh, chinelas. Oh, blower. Kasang-kasa dito, oh. May martilyo pa. Ay, grabe. Ang laki talaga ng space. Oh, gusto ko yung mga ganitong bag. At may trophy pa. Ang bongga. Ang bongga naman itong bag na to. Gusto ko nito. Excuse me? Bakit mo ginagalaw yung bag ko? Eh, nagagandahan kasi ako eh. Chinin ko lang naman. Babe! Babe! Bakit mo hinayaang galawin niya yung bag ko? Hindi naman siya magnanakaw, babe. Babe! Wala na! Ayoko na talaga! Ayoko na! Ayoko na! Wala akong maaasahan talaga sa'yo, no? Wala akong maaasahan sa'yo, eh! Ayoko na! Ayoko na! Pagod na ako! Pagod na ako! Huwag na natin ituloy ang kasal! Babe! Darling, don't tell me na ipagtatanggol mo pa rin si Alicia. Sobrang inappropriate na nung ginawa niya, ha? Agree naman ako sa'yo, darling. Well, hindi naman talaga tama yung nakikialam siya ng gamit ng iba. Parang yung ginawa mo sa diary ko kanina. Sorry na ako. Oo nga, sinasabi ko lang na hindi naman talaga tama na nag-aalong ka tayo ng gamit ng ibang tao. Mommy, look at me! Ay! Kaya yung galing to? Sulat. Boss Leng, ako na ang nag-decide para sa inyo. Spaghetti ang order nyo. Love lots, Alicia. Hindi naman tayong order, ah. Eh, alam ko kasi busy kayo sa pagbabasa ng sulat ko. Kaya, nag-usa na ako magpadala sa inyo. Nako, no? Sweet ko, diba? Alicia, hindi naman yata tama na ikaw yung nag-decide para sa mga customer mo. Eh, okay lang yun. I'm sure naman magugustuhan yan ni Tali. At saka, mura lang yan. Alicia, hindi naman yung presyo ang issue eh. Tsaka na tayong magchikahan kasi marami pa ako niluluto. Enjoy your food! Grabe na talaga pagka-intrusive na itong letter sender natin. Hindi ko na kaya. Eh, tikman na rin natin. Parang, masarap ang amoy eh. Darling, pag kinain natin yan, iisipin ni Alicia na okay lang yung ginawa niya. Oh, pagkatapos, gagawin niya sa ibang tao. Sisoli natin? Ipagluluto ko na lang kayo. Super Alicia Rock! Arian, nilalanta ka na ng anak mo. Sarap ba?
Yes. Boss Leng, nung tumagal-tagal, biglang humina ang negosyo ko. Halos walang pumupunta sa karinderya. Kumunti rin naman nag-o-order sa subdivision namin. I smell something fishy. Ito pala ang luto ko, ang fishy. Ariana, pera mo ang laptop mo, ha? No, ate! Ate, baka kung ano na naman ang kalikutin mo dyan. Hindi, may iskan lang ako sa FB. Aba, si Marintina umu-order doon sa bagong restaurant dyan sa kabilang kanto. At ito si Manong Elvis, nag-dine-in pa doon sa katapat natin na karinderya. Ate, anong ginagawa mo, ate? Inistok mo ba yung mga customer mo? Ang tawag dyan, marketing research. Sumusobra ka na, ate! Alarming na yung ginagawa mo! Anong alarming? Alam mo, ang alarming dito, itong negosyo natin, kapag nalugi, wala na akong pambabayad sa tuition mo sa school. Hello? Ito ba yung Chinito Chinese restaurant? Ah, yes po. Ito nga po. Ano pong order nila? Palagi bang umu-order dyan si Tina? Sino pong Tina? Si Tina yung maputi, kulay orange yung buhok, at saka may malaking nunal sa noo. Opo, yes ma'am. Si Ma'am Tina po, everyday po siyang nagpapadeliver. Sobrang dami nga po umu-order eh. Ganun ba? Sige, thanks. Kapal na mukha ng Tina na yan. Sabi niya, diet daw siya. Siguro ate, nainis na din sa ugali mo. Hindi pwede to. Hindi pwedeng agawin ang mga suki ko. Peram ng phone mo. Ayoko. Peram sabi eh. Ate, sino tatawagan mo? Hello? Hi! This is Angela. Si Tina ba to? Yes po. Ako nga. Magsisurvey lang po ako. Bakit hindi na po kayo ma-order sa Super Alicia Wrap? Ano kasi? Atin-atin na lang ah. Kakais kasi ugali nung may-ari. Masyadong pakilamera. Ang kapal ng mukha mo, ha? Ang haba-haba ng utang mo sa akin, tapos o-order ka ng marami sa kabilang restaurant, ha? Magbayad ka nga ng utang mo, ha? Magbayad ka, kapal mukha mo! Huwag bibitaw at papunta na tayo sa exciting part. Commercial break muna! Love easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Dali. Web3 and NFTs, or non-fungible tokens, have been ringing the digital world louder than ever. Astonishing as that is, already here in the Philippines, an innovative company has successfully combined the values of NFTs and online selling of sneakers. In this episode, let's get to know more about Finn Cotton's success as an NFT project and how it has paved the way for multiple streams of investment. Paul De La Fuente, owner and CEO of Finn Cotton, is joining us to give us a sneak preview of his journey as Web3 and NFT enthusiast, combined with his love for sneakers as he opens for business. We sell representation, we sell lifestyle. That's why people resonate with our brand. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Direk! Ba't naman din yung kinuha itong alaga ko? Hindi naman magaling yung nakuha namin yung artista eh. Bakit yung kinuha? Anak ko yun eh. Hindi! Ako ay street photographer, professional. Pwede ba kitang picturean? Sige. Okay, go. Pa? More pa? Ba't ako? Nasaan ako? Ito ay... Logs lang yan. Abangan mo ang bardagula ng mga taragamers na matadero na tadikat sa kasiyan at kulitan ngayong linggo ng gabi. Sabi ko sa kanila, pag nahihirapan kayo or kabado kayo, tingnan nyo na lang ako para kalmado kayo.
Mga matadero yan, huwag kang padadala dyan. Alin sa mga nabanggit na internal organ ng katawan ng tao ang pinakamabigat? Stomach. Malaki kang kuya. Binasi mo sa sarili mo yata. And this is Tara Game! Agad, agad! Level up! Love, hala, darling, tingnan mo. Ang daming negative review sa Super Alicia Rap. Ay, baka naman inaway na ni Alicia yung mga dati niyang suki. Ganun na nga po, Boss Ling. Darling, mukhang critical na ang lagay ni Alicia. Baka naman po pwede niyo po siyang kausapin. Ewan muna ngayon, hinapa natin ng tamang timing kasi mahirap makipag-usap sa tao na mataas ang emosyon. Ah, ganon! Ang sabihin mo, Manong Elvis, wala kang utang na loob. Ang dami-dami kong binigay sa'yo na free rice, tas gaganitoyin mo ko? Wow naman! Ang labo mo! Ah, kita mo yan? Yan ba ang mukhang makakausap ng masinsinan? Sige po, hintayin na lang po natin na mag-relax si ate. Kawawa naman to si Ariana. Pati siya na damay sa pagka-over ng ate niya. Umorder kaya tayo ng marami ulam. Baka sakaling gumaan yung loob ni Alicia. Darling, hindi naman solusyon ang pag-order dun sa problema niya. Ang kailangan dito, ma-realize ni Alicia na kailangan niyang baguhin yung ugali niya. Anong pinagtatawanan mo, Telly? You're sorry. Ano ba? Pinabasa. Diary ko to, ha? Ano ba yan? Kakasabi ko lang na bad to, eh. I'm just contacting Daddy. Panasisi. Ayan. Telly. Nagpakita ka kasi ng bad example. Telly, itong letter na lang basahin natin, okay? Okay. Okay. Gusto niyo ba ang marinig na mag-speech ang ating birthday celebrant? Yeah! Alright! Panagpahan natin ang ating birthday celebrant! Salamat, partner! Super salamat sa inyong lahat! Na-surprise talaga ako na nag-land kayo ng oras para sa akin! Sana nagustuhan niyo yung mga inanda namin! Alicia na ba, guys? Thank you so much, ate. And Ariana, para sa pag-accommodate sa aming lahat. Nako, welcome na welcome kayo dito. Kaya kayo, lahat ng okasyon nyo, dito nyo na i-celebrate dahil siguradong busog kayo! Ate, ate, hindi pa ata tapos mag-speech yung birthday celebrant. Guys, eto na, ipopromote ko din, ha? Nagdi-deliver kami ng ulam. Kaya tawag or text lang, i-deliver namin ng breakfast, lunch, or dinner. Ipaalam nyo na sa mga friends nyo at family! Alright! Thank you so much. I think that is enough, Ate Alicia, no? Ay, sandali, may pinrepare akong ano, production number para sa ating birthday boy! Ayan, music, please! Ate, hindi ka kasama sa program. Dali na, naku! Ihanda mo na yung music! Oh! Sana magustuhan nyo, guys! Are you ready? Bakit nag-alisan sila? Eh kasi naman po, masyado na kayong nakikialam. Ha? Ate. Grabe, tagal ko pinag-practicean yun, ha? We need a refund. Ibalik mo sa amin yung binayad namin. Bakit? Pinagluto ko naman kayo, ha?
Sinira mo ang party ko, ate. Nag-alisan yung mga bisita, oh. Hindi po, sige po. I-refund na lang po namin. Okay. Refund na lang, ate. No way! Ate! Ano ka ba? Nagpagod ako dito, tapos in-entertain ko sila, tapos mag-refund tayo? No way! Ay! Talaga naman palang masama ang ugali nito, eh, no? Ay! Kaya naman pala iniwa ka ng mga suki mo! Ah, ganun, ha? Ay, ate! Diyos ko! Pusling, after ng kaguluhang yun, tuluyan nang bumagsak ang Super Alicia Rap. Kailangan mo pa ba ng pain reliever? Ang kailangan ko, bumalik yung sigla ng negosyo natin. Ano nangyari dun sa nagpabook sa catering? Wala ate, nag-cancel na. Kahit may 50% promo tayo? Ate, kahit pa daw libre. Ayong umorder ng mga ulang. Ayaw na nila ate, ayaw na nila lahat. Ano yung kinakain mo? Order ko. Yung sa Chinito Resto. Ang sarap nga eh. Bet mo? Umorder ka sa kalaban? Isa kang taksin. Sorry, ate. Paano na yung negosyo natin? Hindi ko na alam, ate. Mabuti pa, tanungin natin kay La Bosling. Alicia, natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo? Ano nga ba yung sabi niyo? Nakalimutan ko na eh. Ang sabi ko, na hindi maganda yung labis-labis mong pangingilam sa ibang tao. O, tingnan mo kung ano nangyari. Yun ba ang dahilan kung bakit ako nilayuan ng mga customer ko? Eh, ano pa nga ba? Dahil sa hilig mo makialam sa personal space ng ibang tao, ayun, napuno na sila sa'yo. Mali ba? Maging magiliw ako sa kanila. Mali na hindi mo nirespeto yung boundaries nila. Alam mo, ikaw palagi kasing lumalampas dun sa guhit. Kaya nagiging uncomfortable yung mga tao sa'yo. Hindi ko naman kasi nakikita yung guhit na yan. Alicia, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay dapat feeling close ka sa kapwa mo. Eh, hindi naman lahat ng tao handang sagutin yung mga personal mong tanong na gusto mong usisain. At hindi lahat ng tao ay natutuwa na interesado ka sa gamit nila o sa buhay nila. In other words, ate, learn to mind your own business. Correct. Kapag nirespeto mo ang privacy nila, mas lalo ka nilang ma-appreciate. Pag ginawa ko ba yun, babalik na sa akin yung customer ko? Hindi natin malalaman kundi mo susubukan. Good luck, ate. Love easy, 1, 2, 3. Love, Bosling and Tali. Tere! Ba't naman din yung kinuha itong alaga ko? Hindi naman magaling yung nakuha naming artista eh. Bakit yung kinuha? Anak ko yun eh. Hindi! Kasi anak ko. Kasi ako ay street photographer, professional. Pwede ba kitang picturean? Sige. Okay, go. Ba? More pa? Ba't yung naman ako? Nasaan ako? Ito ay. Logs lang yan. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, Demir. Pero sa akin, ibibigay ng korte si Ola. Kita tayo sa korte. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Pero papa, nangako ka. Sabi mong hindi ka papayag na makuha niya ako. Ang nagbibigay ng saya sa kanyang buhay. Ito ang simula ng pagbagsak niya. Kaya nga bang maagaw? Dahil kapag magkasama sila, walang magagawa laban sa kanila ang masamang Reyna. Kizem, gabi-gabi, 8:30 p.m. sa Net25. Sabi ko sa kanila, pag nahihirapan kayo or kabado kayo, tingnan nyo na lang ako para kalmado kayo. Mga matadero yan, magpapadadala dyan. Alin sa mga nabanggit na internal organ ng katawan ng tao ang pinakamabigat? Stomach. Malaki kang kulit.
Binase mo sa sarili mo yata. And this is Tara Game! Agad, agad! Level up! Boss Ling, tama po kayo. Bumalik nga ang mga suki ko nang unti-unti kong baguhin ang ugali ko. Nakapagpatawaran na rin kami ni Maritina at Manong Elvis. Regular customers ko na ulit sila. Oh, bagong specialty ko. Sana magustuhan nyo. Lahat naman po ng luto nyo, pasok sa panlasa namin. Nako, Kuya! Sagot mo to, ha? Okay, sagot kita! Kasi mataas mga grades mo. Wow, congrats! Saan bang subject mataas ang grades mo? Ay! Naku, I'm sure lahat ng subject, line of nine yan. Congrats! Kain na kayo, ha? Kain na! Opo! Ariana, cellphone mo ba to? May nag-text eh. Di mo binasa, ate. Hindi naman sa akin yun eh. Wow! Improving ka, ate, ah. Sino ba yan? Si Justin o si Charles? Secret. O sige, mag-share ka na lang pag ready ka na. Don't worry, ate. Pag in a relationship na ako, ikaw naman yung una kong sasabihan eh. Dapat lang, no? Pero aral muna, ha? O naman, ate. You know what, ate? I'm loving this new version of Ate Alicia. Oh, ako rin. I love myself. Nako, Boss Leng, maraming salamat sa mga payo nyo. Kung hindi, hindi ko marirealize na may tamang timpla pala ang pagiging magiliw at friendly. Pero promise, hindi na ako magiging intrusive ulit. Yes. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Alicia. Yes! Meron na naman tayong kaibigan na nasagip natin sa pagiging miserable. Mabuti na lang at nakinig siya sa payo natin at ng kapatid niya. Kaya nga maganda na meron tayong pamilya o kaya kaibigan na nagsasabi sa atin ng diretso kung meron tayong hindi masyadong magandang nagawa. Minsan kasi, niisip natin, okay yung ugali natin. Pero yung ibang tao, nakakita kung ano yung pwede pang i-improve sa atin. I second the motion. O kaya kayo ha, sana meron kayong napulot na aral sa story time natin. Lagi niyong tatandaan, kailangan irerespeto natin ang personal space ng kapwa natin. Kung hindi inihingi ang opinion ninyo, keep your mouth shut. Kapag hindi niyo gamit, huwag niyong gagalawin. Pag gusto mapag-isa ng kaibigan niyo, huwag niyo ipilit na samahan. At pag hindi ka naman invited sa party, huwag ka pupunta, ha? At huwag ka mangiimbita ng bisita mo. Naku, marami tayong kamag-anak na ganyan. Kayo! Alam niyo yan, naku! Parang nagutom ako sa story time natin, ha? Merienda time! Merienda time? Wow! Saan naman galing to? Kay Ate Alicia. Okay, Ate. Wow! Spoiled naman tayo. Huh? Wow! Pagpaburger! Grabing amoy. Super Alicia lang! Uy! Nagpa-burger! Yes. Teka, bago tayo tumibong, magpaalam muna tayo. Sige, kain na rin kayo, ha? See you next week! And always remember, do what is good. Do what is right. Be kind to yourself. And to others! Love, Boss Leng, and...